Good morning, birders and non-birders alike. My name is Ferdinand. Welcome to my vlog. Ngayong araw, kung mapapansin nyo, nandito tayong muli malapit sa Tumbaga sa aking local patch. Tatapusin na natin yung naputol nating adventure noong isang araw. Naisip ko mabuting i-skip na natin yung unang bahagi na na-bird na natin noong isang araw. Dahil feeling ko magiging repetitive lamang itong video kung magsisimula pa rin tayo doon. Ang objective natin tulad ng huli ay ang magtala ng mga species ng ibon na makikita natin ngayong araw na ito. Kukuha pa rin ako ng mga picture at video para maipakita sa inyo. At kung sakali pala na hindi ako makakuha, ang gagawin ko, magpo-provide na lamang ako ng mga dati kong kuha na para at least may idea kayo kung anong klase ng ibon ang tinutukoy ko. May dalawang uri ng heron sa frame na ito. Yung nasa kaliwa ay isang gray heron, isang migrant. Pangalawang beses ko pa lamang siyang nakita dito sa aking local patch. Yung nasa kanan naman ay isang purple heron, na isang resident at madalas makita dito any time of the year. Supposedly, mas malaki ng bahagya itong gray sa purple. Kaya ibig sabihin, ang gray heron na ang pinakamalaking ibon na nakita ko dito sa ating local patch. Nandito na naman tayo sa dilema ng pag-a-ID ng malalayong ibon. Pero ang mga ito ay Eurasian moorhen at isang malaking purple heron ang nasa gitna. Maraming-marami ang Eurasian or common moorhen. Pag sinabi kong Eurasian or common moorhen, mag-isang species lang yon. Marami sila ngayon. Sila ang tinatawag na whis dito sa amin or ulok sa Tagalog. At isa sila sa mga species ng ibon na karaniwang kinakain ng mga locals. Cattle egrets, specifically eastern cattle egrets, ang pinakamaliit na egret. Sila yung mga karaniwang tumutungtong sa mga kalabaw or sumusunod sa kanila para kainin yung mga insektong nabubugaw nila. Tulad ng ibang egrets, may mga resident at migrant populations nito dito sa Pilipinas. Usually, any time of the year pwede silang makita dito. Pero may mga panahong maraming marami sila tulad ngayong migration season. Mga blackwing stilts. Hindi ko alam kung bakit pero walang Tagalog name na nakalagay dun sa guidebook para sa mga ibong ito. Samantalang common naman sila, lalo na tuwing migration season. Long-tailed shrike, tinatawag ring rufous-backed shrike. Sa Tagalog, ang tawag dito ay mamumugot or tarat San Diego. Isa sa pinaka-common na ibon dito sa aking local patch. Isang oriental skylark, resident species dito sa Pilipinas at relatively common dito sa aking local patch. Usually makikita sila sa gitna ng daan tulad nito. Paddy-filled pipit. I-check na rin pala natin ang whiskered tern. Barn swallow, may mga lumilipad-lipad. Bank swallow, meron din ako nakitang isa. At mga wood sandpiper. Meron ding mga long-toed stints. Little ring plover. Kentish plover. Isang zitting cisticola.
Ito ay isang intermediate egret. At idagdag na rin pala natin ang yellow bittern at Mars sandpiper. Bago pa mahuli ang lahat, magtungo na tayo sa tumbaga. Maganda yung sikat ng araw. Although for me, mainit ito. So at least doon kahit papano may mga puno. Ang tumbaga ay yung nakikita niyo may mga puno banda pa roon. Nasa 500 meters na lamang siguro ang layo nito. At kakailanganin ko siyang lakarin. Dahil hindi kakayanin ng tricycle ang ganitong uri ng daan. So finally, nararating na natin muli ang tumbaga. Ang tumbaga nga pala ay bahagi pa rin ng aming barangay. Makikita nyo, puro ito sa kahan. Pero malapit din naman sa mga kabahayan. About 1 hanggang 2 kilometers ang layo. Ang lugar na ito ay bahagi ng aking pagkabata. Noon, tuwing summer, kaming magpipinsan o magkakaibigan. Pupunta rito upang maglaro, magpalipad ng saranggola o kaya naman ay manungkit ng mga kamatsili. At tuwing tag-ulan naman gaya nito, pupunta kami rito upang manghuli ng mga talangka, ng mga suso, ng mga palaka at kung ano-ano pa para ibenta o kaya naman ulamin. May apat na bahagi itong tumbaga pero pinasya kong dito muna tayo magsimula. Dahil dito maraming reeds, maraming mga talahib at timbo kung tawagin dito sa amin. At yung mga to patok sa mga reed warblers, sa mga bunya at sa mga bulbuls. Yellow-vented bulbul, resident species dito sa atin at very common. Hindi na siguro kayo magtataka kung bakit sila tinawag na yellow-vented. Kitang-kita nyo naman ang kulay dilaw na balahibo sa kanilang kwitan. Sa ating mga Pilipino, ang bulbul ay medyo masagwang pakinggan pero actually, ang origin ng salitang ito ay Arabo. I believe yung bulbul ay ang nightingale. Pero sa Ingles, ang bulbul ay isang grupo ng mga ibon na malayo sa nightingale. Dito sa Pilipinas, maraming uri ng bulbul. Pero dito sa local parts ko, isang uri lamang ng bulbul ang nakikita ko. Itong ang yellow-vented bulbul. Tinatawag pala itong malipago sa Tagalog. Nakakapagod din, so magpahinga muna tayo kahit saglit lang. Dito pala sa local pots ko, so far, nakapagtala na ako ng 87 different species of birds. Mula sa mga common na pied bush shot, serrated grass bird, Eurasian tree sparrow, mga munyas na nakita nyo na last time, hanggang sa mga migrants tulad ng sandpipers, wood, common, marsh, mga plovers, little ring plover at Kentish plover at stints. Wild ducks, nakakita na ako ng 5 uri. Yung Philippine duck, wandering whistling ducks, at yung 3 migrants na nakita ko kumakailan lamang. Yung green wing teal, northern shoveler, at yung rare species dito sa Pilipinas. Actually, vulnerable na siya. Yung common poacher. Ang balak ko sana, puntahan natin yung lugar kung saan ko sila nakita last time. Kaya lang nakita ko kanina, lubog pa sa tubig yung lugar, so probably hindi tayo makakapunta doon. Sa mga raptors, nakakita na ako rito ng
Eastern Mars Harrier, Pied Harrier, Australasian Grass Owl, at maging ang Peregrine Falcon. Nakakita na ako dito ng ilang beses. Kung bird photography ang pag-uusapan, maganda yung araw ngayon. Maliwalas siya. Walang masyadong ulap. At nakikita nyo naman, maganda yung liwanag na nadudulot niya. So, yung mga pictures na mapoproduce ay desirable talaga. Pero sa para sa mga birders or sa bird watching at sa vlogging na ginagawa ko, madali palang makapagod ang ganito. It's only 9 in the morning. Hapong-hapo na ako, siguro dahil sa paglalakad din na ginawa ko. Pero itutuloy pa rin natin to, don't worry. Tatapusin natin ang vlog na ito. Sa dalawang maliit na fish pond na ito, ako karaniwang nakakita ng mga little grebes. Pero this time, parang wala sila. Isang Eurasian or common moorhen. Bihira ko lang silang makita ng ganyang kalapit. Kaya i-video na natin siya. Pied driller. Isang resident dito sa Pilipinas at dito sa local patch merong isang pamilya rito. At every time na magpunta ako dito, lagi ko silang nakikita. Tinawag silang pied kasi kulay puti at itim ang kanilang pakpak. Isang buff banded rail, isa sa mga tinatawag na tikling. At tulad nung moorhen kanina, kinakain at hinuhuli din ang ibong ito dito sa Pilipinas. Isang black bittern. Ang pinakamagandang bittern na nakita ko na so far. At pinaka-uncommon. Zebra dove, tinatawag na bato-bato or bato-batong katigbak. Resident at common dito sa local patch ko. Nandito muli yung common kingfisher. Napakaganda niya. Nakakaswerte ako sa common kingfisher na to. At nakukuhan ko siya ng malapit. Usually, mahirap kunan ito. So, ito ang isa sa pinakamagandang ibon dito sa aking local patch. Ang isang ito ay mukhang lalaki kasi kulay itim ang kanyang tuka. Kung sakaling babae ito, yung tuka niya ay mayroong reddish orange sa ibaba. So since ito ay pure black, masasabi natin lalaki siya. Kanina habang binivideo ko yung common kingfisher, maraming nagsiliparan na black-nosed night heron, juvenile at adult. Marami sila, siguro aabot ng 20 yung mga yun. So i-check off na natin ang black-nosed night heron. Kaya mag-focus ng camera, but this bird is a blue-tailed bee eater. Isang Philippine Pied Fantail, endemic. Tinatawag itong Maria Capra dito sa atin. Marami ring ibon sa bahaging ito. May mga nakikita akong purple heron, ang tatlo. Isang white egret, either intermediate or great. Whiskered terns, yung gray heron nandito rin kanina. Maraming mga common moorhens, usually mga juvenile.
at pati na rin white-browed crake. Marami ring black-winged stilts. At napicturan ko rin kanina ng magandang kuha yung pheasant-tailed jacana. Ang pheasant-tailed jacana, I believe, ay isang resident. Probably uncommon. Bihira lang akong makakita dito. Isang Javan Pond Heron. Uncommon resident. Dati sa Mindanao lamang ito makikita, pero lately nag-expand na yung range nila at makikita na rin dito sa Luzon. Dito sa local patch ko may ilang individual, mga 4 or 5. Kanina, ngayon lamang nakakita na ako ng this is the third one. Maganda ang ibong ito, lalo na yung breeding plumage nila. Ito ay isang snipe, I believe. Yun nga lang, hindi natin madedetermine kung anong species ng snipe siya kasi mahirap i-distinguish talaga ang mga snipes. Kailangan makita or mapicturan yung buntot para ma-pinpoint kung anong species ito. Tinatawag itong kanduro dito sa atin, pasdan sa Kapampangan. At again, isa ito sa mga hinuhuling mga ibon. Nakita ko na finally yung brown-breasted kingfisher. Nandiyan siya kanina sa kawayan na yan. Unfortunately, yung tadhana nga naman, saktong naglalakad ako at naubos ang battery ng aking DSLR. I had to change it first. Kaya lang, nung ready na yung camera, wala na siya. I-take off na rin natin ang cinnamon bittern. Finally, nakakita ko. Kaya hindi ko siya napicturean dahil tulad ng ibang mga bitterns ay masyadong shy ang mga yun. Brown strike o tinatawag nating tarat. Nakikita niyo yung kubo. Diyan ako nag-stay noong ma-stuck ako dahil sa ulang dala ng bagyong Tonyo. Diyan din yung sinasabi kong nakakita ko ng mga bagong uri ng wild ducks. Diyan sana sa may mga talahib na yan. Kaya lang nakikita niyo naman, lubog pa ito sa tubig. And for now, hindi natin siya pwede puntahan. Isang great egret, ang pinakamalaking tagak dito sa Pilipinas. Migrant species ito at masasabi kong relatively common sila sa aking local patch sa mga panahon ito. Dagdag na rin natin ang little egret at white-breasted waterhawk, isang common resident. So napicturan ko na yung golden-bellied vergon. Active yung mga to at maliliit lang sila. Siguro mas malaki pa yung sisiw ng manok. Mahirap silang videohan. So siguro sa ngayon magsisettle muna tayo sa mga pictures. Makikita nyo kung bakit golden bellied ang tawag sa kanya. Meron dalawa dito. Hindi pala sila dalawa. Ang isa it seems ay isang Arctic warbler. Isang migrant. At na-realize ko na parang common siya dito sa aking local pats. Meron tayong napadaan na isang raptor. Ngayon lamang, napicturan ko siya and I think sapat na yun para ma-ID natin siya. Sa ngayon, hindi ko masabi kung isa siyang pied harrier. I-check na lang natin later sa bahay.
ilista na rin pala natin ang pied bush chat at estriated grass bird. Crested myna. Isang clamorous reed warbler. Idagdag na rin pala natin ang mga nakita ko pero hindi na-picturean. Ang chestnut munia, Eurasian tree sparrow, red collared dove, at ang collared kingfisher. I believe pwede na natin tapusin ang vlog para sa Tumbaga, ng aking local pets. Anyway, halos lahat ng species na pwede nating makita rito ay naipakita ko na kahit papano sa vlog na ito at dun sa naunang part. Sayang lang at hindi tayo nakakita ng mga wild ducks. Siguro, one time bago ako umalis patungo abroad, bumalik ulit tayo dito pag wala na yung tubig na to. Kapag pwede na natin puntahan yung bahaging yon kung saan ako nakakita ng mga wild ducks. Sa ngayon, dito na muna nagtatapos ang birding adventure natin para sa Tumbaga. Again, sana nagustuhan nyo itong video. Please like and subscribe to my channel. At dun sa mga nakapag-like at nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyo. See you again next time.